Ikaw, nandoon ka habang naghakot yung katarata, yung ribusura ng Cebu. Kinakarga sa sakyan, nandoon ka. Nakatayo ka, kinakita sa CCTV. Ngayon, may gal ka pa na patawa-tawa ka dito. Tinatawagan mo, tapos wala kang number. Lieutenant Susongko is hereby cited in contempt. Go ahead. Dito naman tayo kay Colonel Ibanez. Ayaw niya magsalita eh. Sige, go ahead. Colonel, naniniwala ka ba hindi kaya mag-isa ni Sergeant Mayo na merong taong nasa likod niya o mataas opisyal na nasa likod niya? Hindi ko po alam, Your Honor, kung ano yung totoong nangyari niya. No. Ang tanong ko sa iyo, isang Master Sergeant, kaya ba niya na mag-isa mag-operate? Makakuha ng 1 tonelada ng Cebu? Hindi po ako makapagsabi, Your Honor, kasi hindi ko po alam yung circumstances ng... Hindi mo alam ang? Hindi ko po alam. Ang? Na, yung kung paano dumating yung 990, Your Honor. Di ba ikaw ang jefe niya? Yes, Your Honor. Oh, hindi mo alam ang trabaho niya? Di ba ikaw ang nag-request na... Yes, Your Honor. Na-request ko siya nung time na magkaroon ako ng order papuntang PIDIC. Hindi mo alam ang trabaho niya? During that time, Your Honor, yung kung ano yung kwan dyan, is di ko alam, Your Honor. Wala kang alam sa trabaho niya? Wala. Ikaw ang nag-request na ma-reassign siya sa department po, sa PIDIC? Yung particular na situation, Your Honor, hindi ko alam. So he did not inform you? Hindi po, Your Honor. Na may operation, ganun? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po alam, Your Honor. Why did you not inform your chief, Mayo? Ba't hindi mo siya in-inform na may operation? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sagot mo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Tangin ang yan. Thank you, Senator Jingoy. Colonel Ibanez, tama, correct ba na meron kayong hinuling Cebu doon, mga Chinese doon sa EDSA, particularly sa may lecture kung saan dineclare ninyo around 60 kilos, kasama pa si Secretary Benhur Abalos nung pinamidyan nyo yung accomplishment niyo na yon? Lecture, Your Honor, sa INLEX, meron, Your Honor. Sinong suspect doon na nakuha nyo? Dalawang Chinese personality, Your Honor. Saan sila ngayon? Nasa Pampanga Jail, Your Honor. Ilang kilo ang ng Cebu ang dineclare nyo doon? Total of 60 kilos, Your Honor. Ilan? 60 kilos, Your Honor. 60 kilos? Ilang kilos ang hindi nyo dineclare? Lahat po yun, Your Honor, na-declare. Wala po kaming tinabi o whatsoever. It was properly inventory, Your Honor. According to PDEA, yung Cebu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo, doon sa WPD Lending Center, ay part yun doon sa accomplishment niyo doon sa lecture in Lex. 60 kilos lang dineclare nyo, ang malaki tinago ninyo. Is that correct? Hindi po totoo yun, Your Honor. Kasama mo ba si Mayo ng operasyon sa INLEX? During the lecture na operasyon, Your Honor, hindi siya kasama personally doon, Your Honor. Bakit hindi siya kasama? Hindi ko lang alam, Your Honor, kung ano yung kwan. Pero based doon sa videos namin doon, hindi siya kasama doon sa lecture, Your Honor. Bakit? Pero meron kaming... O sakala ko siyang trusted mo. Meron kaming... Tama? Dalawa kasi yung operation namin, Your Honor, sa INLEX. Way back September and July. Oh, sige, yung July. Ano yun? 60 kilos, Your Honor. 60 kilos? Yes, Your Honor. Yan yung pina-presko niyo kasama si Isa LG? Lahat po kasi yun na-presko, Your Honor. Ha? Lahat po ng operasyon na yun na nasa
May media po doon. Kasama si Mayo doon? Yes, Your Honor. Kasama. Yung pangalawa? Yung July, Your Honor. Oh, yung pangalawa. Sabi mo, dalawa. Yung pangalawa. September po yung isa, Your Honor. September? Oo. Ilang kilos nakuha nyo? 60, Your Honor. Ha? 60. 60? Yes, po. Yung una, 60 rin? Yes, Your Honor. What? Phoenix ninyo at 60 yung declaration ninyo? Yun po talaga, Your Honor. Kasi... Oh, grabe na coincidence yan eh. 60 noong Marso? Marso yun? July, Your Honor. July. Then, sa pag-September, 60 na naman ang nahuli niyo. Yes, Your Honor. Uy! Unbelievable. Hindi man lang nagsubra ng konti. Kahit konti man lang, 61, 62, 63. Fix talaga 60. Yun po ang total, Your Honor. Oh, dududa na talaga ako dyan sa ginagawa mo, Dong. Dududa na ako dyan. Dalawang separate incident. Yung una, sino yung involved doon na Chinese? Pangalanan mo? Hindi ko po ma-recall yung exact name. Ilang tao yun? Dalawa po, Your Honor. Yung... Na-bypass ninyo? Bypass operation, Your Honor. Tapos yung pangalawa, yung September, ilang Chinese doon nakuha nyo? Isang Pilipino, Your Honor. Isang Pilipino lang? Hindi, kaya ito, in-installment ninyo ang paglabas ng mga Cebu na yan? 60. 60. Tapos mayroon pa doon, malapit sa safe house mo sa Baguio. Ilan ba yung, ay sa'yo pala yun? Yung malapit sa safe house mo, nabanggit kanina ni Domingo. Meron dong... Sir, Your Honor, wala po akong safe house sa Baguio, sir. Taga La Trinidad Bingit po ako, sir. May bahay po. Doon po, sir, ang bahay ng parents ko, sir. Doon po ako nakatira. Sir, gawa-gawa po, sir, ni General Domingo, sir, na malapit yung safe house ko doon sa bandang Irisan, sir. Wala pong katotohanan yun, sir. Hindi po ako, sir, yung informat nung trabaho na yun, sir. Balikan kita. Paano mo nalaman yung Cebu ni Mayo? Ikaw magkaya informant noon. Paano mo nalaman? Sir, for the information of everybody, sir, I am not the informant, sir, of yung trabaho, sir, ni Sergeant Mayo, sir. Yung sinasabi po, sir, ni General Domingo, sir, na ako po, sir, nakakaalam, sir, nung bodega, sir, ni Sergeant Mayo, sir, wala pong katotohanan yun, sir. Sir, ganito po yan, sir. Trabaho po yun, sir, ng SOU4, sir. Sir, ang hepe po, sir, ng SOU4 is si Colonel Olonan, sir. Upper class ko po yan, sir. Sir, yung ibang involved, sir, mga Sergeant Catarata at saka Sergeant Ribosora, sir. Sir, dati ko po silang tao, sir. Gusto po nila kasi, sir, palabasin, sir, na ako, sir, ang nagmamando sa kanila kahit hindi naman, sir. Pero makita naman natin sa CCTV, sir, na si Captain Susongko, sir, ang nagmamando doon, sir. Si, by the way, sir, si Captain Susongko, sir, was also my former personnel, sir. Sir, nirelieve ko po yan, sir, nung ako po ang hepe ng SOU NCR ng PDEG, sir. Sir, hindi ko po alam, sir, kung anong galit po niya sa akin, sir. Ngayon po, sir, gumagawa po talaga sila, sir, ng kwento, sir, para ma-connect ako, sir. Kasi sila po, sir, yung nakita po sa CCTV, sir, ang nag-pilferage po, sir. Gusto po nilang sirain, sir, lahat, sir, ng mga statement ko, sir. Kaya nga, bakit ka pumunta doon? Hindi ka makaya kasama sa operasyon. Bakit ka pumunta sa crime scene? Sir, I have three reasons, sir. First reason, sir, I was authorized, sir, by PDEG, sir. In the, tinawagan po ko, sir, ni Colonel Portera, sir, yung pumalit po sa akin, sir, na intel chief, sir, ng PDEG, sir. Hawak ko po, sir, kasi, sir, yung halos lahat, sir, ng mga co-plans doon, sir. Then, sir, nung panahon po yan, sir, ni General Portera. Pedro, Portera, sandali. Portera, nasaan? Tawagin niyo si Portera. Portera. Sige, continue. Sir, nung panahon po, sir, ni General Peralta, sir, mayroon po kaming kwan doon, sir. Mayroon po kaming usapan, sir, kasi nagpaalam po ako sa kanya, sir, okay lang po ba, sir, na magpapalipat po ako, sir, ng QCPD kasi I was being invited by General Ramos Medina to be transferred sa QCPD, sir, para maging station commander naman. So I grabbed, sir, the opportunity, sir, to be a station commander, sir, sa QCPD, sir. Then, sabi ni Sir Portera, nung na-relieve, sir, si General Peralta, okay lang, Baglen, ituloy mo yung mga trabaho mo dati. Ituloy nyo pa rin yung setup nyo ni Sir Peralta ngayong nakaupo na si General Domingo, sir. Sir,
makikita po natin sir sa mga statements ni Sir Domingo sir na sinabi po niya sir na wala po siyang binago. So sir yung statement sir yung arrangement po namin sir na ganun sir, tuloy-tuloy po yun sir. In fact sir, nag-report po ako sa kanya sir. Kumpleto po ako sa mga exchanges namin sir ng mga messages sir. Na itutuloy ko sir yung may ginagawa kong sir mga trabaho sir. Yun po sir yung katotohanan doon sir. Then kaya nga, kaya nga. Second sir, second muna pumunta sa malayo. Yes sir. Dito sa particular yes, kaso na ito. Second ano reason, ang papel mo? Second dito? Reason sir. I was invited tinawag po ako sir ni Teniente Amiral sir. The proceed area sir kasi sabi niya sir yung mga dati nating mga tao, yung mga dati mong tao sir nakahuli siya na isang tonelada. Sir baka naman pwede pumunta ka dito sir para ma-congratulate man lang sila. Ayun sir, pero hindi pa rin ako pumunta doon sir. Thirdly, sir, kaya ako, sir, pumunta doon, sir. That was 4 p.m., sir, in the afternoon, sir. Tatapos, matagal na siya na nahuli si Mayo, sir. More than 3 hours na, sir. Tumawag po sa akin si Colonel Ibanez. Sabi niya, Glenn, okay lang ba pumunta ka muna dito? Usap tayo. Kasi hindi ko alam yung ginawa ni Sergeant Mayo. Baka madamay ako dito. Kasi nakita niya, sir, yung mga dating mga personnel ko, sir. He thought na alam ko, sir, yung trabaho nila. Hindi nila alam, sir. Naka-join sila sa... is OU for sir. Yun po sir yung dahilan sir. And besides sir, si Sir Ibanez sir, sir classmate ko po sir sa ongoing OSEC namin sir. At saka being upper class sir, kung tinawag tayo sir ng mga senior officer sir, sir magre-report at magre-report tayo sir. Tinignan ko sir yung oras. Malapit lang ako doon sa way sir. Malapit lang ako doon sa area. Kaninong information yon, yung operation na yon? Sabi ikaw daw nagbigay na information sir, na yan? No sir. Sir, andito po si na Sergeant Catarata, Sergeant Tribosora. Lunan ko sir, kung sino sir. Sino? Saan ang info galing? Sa good afternoon your honors. Kay Glenn Gonzalez your honor kasi pwede ko pa po ang i-explain your honor. Kunti niyo. Nasa Cavite po ako. Nagmamadali akong pumunta ng Tondo Manila kasi based sa tawag ni Lieutenant Susungko nahuli na nila yung 990 doon sa WPD landing. Your honor on the record si Glenn Gonzalez tumawag sa akin ng 2:02 p.m. alas 2 ng hapon, alas 2:02 while I was traveling sa Skyway, your honor. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Tungkol saan? Pagbigyan mo na sir, masisira na naman ang PNP at PDEG. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako. Di mo ba alam Glenn, gaano karami ang shabu na nakuha? Oo, alam ko, trabaho namin yun. Binabaan ko siya, your honor, ng telepono. Pagbaba ako ng tirino, oras, your honor, 3:07. Tumawag uli siya sa akin. Nagtanong uli siya ng ganun, sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez? Pagbigyan mo na, sir, inulit niya yun, your honor. Natrabaho nila yung nakuha dun sa WPD landing. Ang pinagtatako ko kay Glenn, na wala daw follow-up, your honor, dagdagan ko lang. Andun si Colonel Ibanez, last hearing, sinabi niya na may sinabi si Juden Francisco, kaharap siya, sinabi ni ni Ibanez ito doon sa House of Representative na may 700 kilos pa na tinatago si Juden Francisco. That's the very reason, your honor. Nag-strategize kami para planuhin yung operation sa Pasig. Hindi totoo na hindi alam ni Gonzales na wala daw follow-up. Si mismo si Colonel Ibanez na mismo nagsabi na may 700 kilos pa sa Pasig, a certain Juden Francisco. So ito si Glenn, sobra namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita, pero masyado siyang tinatahi-tahi niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako na... Nag-usap na ba kayo ni Sir? Dali. Tumawag ka sa kanya? Sir, ganito po yan, sir. Sir, 2 p.m., sir. Yes, sir. Tumawag po ako sa kanya, sir. Bawag ka? Yes, sir. Oh. Before ko siya tawagan, sir, tinawagan ko, sir, si Sir Ibanez. Sabi ko, kasi, sir, na-inform ako, sir, ni Teniente Amiral, sir, na may nahuli siyang tao, sir. Sir, sabi ko, dahil classmate ko siya sa USEC, tinawagan ko siya, sir. Sabi ko, sir, may trabaho ba kayo? Sir, nahuli yata sir ng tao mo, 2 kilo daw. Sir, ano bang nangyari? Yun nga, sir, in-inform niya sa akin, sir, na alam niya na. Ang sabi niya sa akin, sir, baka pwede tawa, kausapin mo nga si Sir Mulonan. Yun, sir, kaya kinausap ko lang, sir, yun lang, sir. Wala kong sinabi, sir, na, anong sinabi mo, sir? Walang ganun, sir. Tapos, sir, 3:07, sir, na yung tumawag ako, sir, nag-follow up ako, sir, totoo yun, sir.
nag-follow up ako kung anong nangyari, sir. Siya sila nag-inform sa akin, sir. Na, tumawag ka sa kanya? Yes, dalawang beses? Yes, sir. So, sinabi mo raw na pagbigyan mo na si Ibanez. Negative, sir. Dahil kawawa naman yung PNP, kawawa ang PDIG, masisira ang reputasyon. Ang gusto niya siguro sabihin, sir, na kausapin niya, sir, si Sir Ibanez. Yun, sir. Pero yung pagbigyan siya, anong pagbibigyan niya, sir? Wala akong sinasabi sa napakita. So, anong purpose? Bakit mo siya tinawagan? Saan nakiusap, sir, si Sir Ibanez, sir? Na ano? Na kausapin ko si Sir Ibanez, mag-usap sila, sir. So, yun nga pala eh, kinumpray mo na. Kinausap ka ni Ibanez. Sir, mag-usap sila, sir. Na mag-usap sila, sir. O, pagbigyan. Diba sabi mo, pagbigyan mo, sir. Kausapin mo si Ibanez. O, sila, sir, mag-usap, sir. So, ano mong ibig sabihin noon, ulunan? Sinasabi niya, sir, na pagbigyan ko na si Carl Ibanez kasi tao niya si Mayo, sir, eh. Nagalit ako sa kanya, sir. Binabango talaga siya ng telepono. May... What do you mean by pagbigyan? Dahil si Mayo, sir, tao ni Ibanez, alam ni Ibanez, madadamay siya dito. Parang inaabugadohan ni Glenn Gonzales si Ibanez, sir, na pagbigyan. Siguro, sir, yung pagkakahuli kay Mayo, sir. Kaya nagalit ako sa kanya, binabango siya ng telepono. Alam mo ba, Glenn, gaano karaming siya buong nakuha? Oo, sir, trabaho namin yun. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin. Trabaho namin yun? Yes, sir, kasi IFLD ang may hawak talaga ng informant yan, Your Honor. IFLD sila dati. At sila Sergeant Catarata, dati niya mga tao sa IFLD, Your Honor. So, ito nga, isitil muna natin yung source of information. IFLD. Yes, Your Honor, based sa sinabi sa akin, Lieutenant. IFLD. Sino mga IFLD to? Ikaw ang chief ng IFLD ngayon. Portera. Yes, Your Honor. Kanino galing ang information? Bakit kayo nag-conduct ng operasyon? Actually, sir, ang information na yan, hindi nang galing sa IFLD kasi wala naman po akong nare-receive na information tungkol doon. Ano binabanggit... ano ba ito? Sandali, ha? Puta. Nag-cooperate kayo na wala... Walang source ng information na? Hindi, kasi sir, sinasabi ko... Walang ka na kayo. Sinasabi po kasi sa IFLD galing, sir. Mag-out ka muna. Yes, sir. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kayo ang source ng information that led to the discovery of one ton of shabu na hawak ni Mayo. Sabi ni Colonel Ulunan, siya ang operating, siya ang chief ng SOU-4A. Sila ang nag-operate. Ang information galing sa inyo. Ano ngayon? Sinasabi sila nila, sir, na IFLD galing. Dahil nga sila, Sergeant Rebusura, sir, ay I believe na sila yung pinagmulan ng information. Which is hindi naman po nila diniclare sa amin na mayroon silang informant na ganun. Kaya nababanggit po nila na IFLD. Ngayon, nung kinausap ko po yan si Rebusura, kung kanino yung information nang galing, binabanggit naman niya na ang asset daw talaga ay nasa 4A. So, yun din sir, puzzle din ako doon. Kaya, ang ginagawa ko... Alam mo, ikukulong ko kayong lahat dyan sa baba ngayon, ha? Puro kayo kasinungalingan. So, ikukuntip ko kayong lahat. Akala ninyo, pupunuin ko yung kulungan dyan sa silong ngayon. Ulunan, sabi naman ngayon ni Portera, sa inyo galing ang impormasyon. Your Honor, alas 10 ng umaga, nag-text sa akin si Susong ko. Sir, may trabaho po kami. Sabi, ang tanong ko sa kanya, andito pa yun, Your Honor, yung chat niya sa akin. Kaninong trabaho yan? Ang sagot niya lang sa akin ni Lieutenant Susong ko, IFLD, sir. Mayroon po akong record, Your Honor. Susong ko? Yes, sir. Ano, Susong ko? Sir. Oh, tanggalin mo yung mask mo. Ano? Ay, yes, sir, yung information. Tanggalin information? Sa IFLD, sir. Sa team ni, Sergeant Rebusura. Rebusura! Na-contempt na kita last time, ha? Kinulong na kita sa baba. Baka gusto mong bumalik sa baba. Magsinungaling ka pa ngayon. Saan galing yung information ko? IFLG. Ano yung IFLG? Intelligence and Foreign Liaisons Division. Okay. Intelligence and Foreign Liaisons Division. Go ahead. Hello. Rebusura. Good afternoon, Your Honors. Hindi po galing sa amin yung information, Your Honor. May sarili po kaming casing and surveillance that time, Your Honor. May sarili po kaming casing, Your Honor, na pre-ops. Kaya nga. So sa inyo galing lahat ng operasyon na ito? Hindi po, Your Honor. Sa SOU-4 po, Your Honor. May sarili po silang asset. Nahuli na lang si Mayo?
na mayroong isang tunila ng Cebu na walang impormasyon na pinanggalingan yung operasyon ninyo. Ano ito? Domingo, sa ano ito? Ito ng malawakang cover up na sinasabi ni Senator Bong Rebillian ito. Nga ikaw, pati source ng impormasyon, ikaw cover up niyo. Kanino? Mr. Sir, Your Honors, ang nagpapagulo talaga dito si Lieutenant Colonel Gonzales. Ayon niyang aminin na sa kanya yung information. Ayon niyang aminin na mga bata niya dati si Ribosora at saka si Katarata. At yung binabanggit ni 4A, Colonel Olunan, na IFLD galing yung information, is that because assigned po yung dalawa na bata niya, si Ribosora at saka si Katarata. Ganito. Sa IFLD. Simplify natin. Kayo nag-operate 4A, di ba? Bakit nga kayo nag-operate? Olunan. Kayong operator nito eh. Kayo ang nakahuli. Bakit kayo nag-operate? October 8, Your Honor, 10 o'clock in the morning, nag-chat sa akin si Lieutenant Susongko. Sir, may trabaho po kami. Si Susongko is under you? Yes, Your Honor. One of my team leader. 4A ka? Yes, Your Honor. Oh, tapos? Sabi ko, kaninong trabaho yan? At sino ang mga kasama mo? 4A, Your Honor, at IFLD. Kaninong trabaho yan? Pag ibig sabihin, kaninong trabaho, Your Honor, yung asset, yung alpha, IFLD. Sabi niya sa akin, IFLD. Sabi ko, sige, you prepare necessary documents, yung mga pre-ops, territorial coordination. So, lumakad sila, Susongkor, Your Honor. 12:52, nag-text siya sa akin, positive na huli nila si Mayo, Your Honor. Based doon sa report niya sa akin, Your Honor, kasi hindi naman ako kasama. Okay, andali. Ribosora, Katarata, sino pa yung nakita sa CCTV na naghahakot na siya po? Meron tayong video? Si Ribosora, Katarata? Kasama, sir, si Patrolman Kalaw. Kalaw? Ribosora, saan ka-assign? Tsaka susong ko, sir. IFLD, Your Honor. IFLD? Katarata, sa kasayin? IFLD, Your Honor. IFLD. Anong papel ninyo sa operasyon ng Region 4A? Bakit kasama kayo doon? Operasyon mo kaya ito na nisusungko? Ng 4A, bakit nandoon kayo? Sige nga. Your Honor, may separate po kami ng casing surveillance from Cavite, Your Honor, and NCR. And it was a usual practice, Your Honor, that during po ng mga apprehension, Your Honor, pupunta po yung representative ng each unit, Your Honor, as joint operative, Your Honor, dun sa operation. In fact, Your Honor, kasama po, may PDA din po tayo doon, may custom, Your Honor, na nagpunta po sa area. Sinama ba nyo talaga ito sa operation? Itong taga-IPLD? Your Honor, they are part of the operation. They are part of the operation? Yes, Your Honor. Why? Sir, sa kanila galing yung informant and the information. Andito na nandito, paikot-ikot tayo nito ngayon. Tapos kayo, ayaw nyo sabihin, kaya nga, Region 4A ang operative, sa inyo galing ang information, kaya kasama kayo sa lakad na yun. So saan galing ang information nyo? Your Honor, I vehemently deny, Your Honor. In fact, they have their own affidavit of arrest, Your Honor, na nakausap nila po yung informant, Your Honor, prior po sa operation. I don't know, Your Honor, sa SOU4, Your Honor. Ikaw, nakausap mo yung informant? No, Your Honor. Saan nagaling ang informasyon na ito? Sa IFLD, Your Honor. Sino? Particular na sa IFLD? Sino? Sir, the team of Ribosora, Your Honor. Ha? Team of Ribosora, Your Honor. Sino? Ribosora, Your Honor. Ribosora? Sa inyo galing ang informasyon? Susong ko, Your Honor, referring to sa team ko, Your Honor. Ha? Refer niya, so, Your Honor, sa team ko, hindi po sa akin, Your Honor. At aside from that, Your Honor, may in-execute po silang affidavit of arrest, Your Honor, na prior po doon sa operation, Your Honor, binerify pa nila yung veracity ng facts na binibigay ng informant, Your Honor, prior po doon sa bypass. So, totoo yan? Yes, Your Honor. O, sino ngayon ang kwan? Sino yung informant na biniverify mo? Sir, yung information, sir, galing po sa IFLD, sa team ng IFLD. So, binalidate lang namin yung information na which turned out na positive, sir. Lahat kayo ito, ipakulong ko sa baba. Nak ng baka. Nagko-cover up kayong lahat. Ha? Sobrang cover up ninyo. Klaro.
Walang maniniwala sa sinasabi ninyo. Nagtutulakan kayo. Mr. Chairman. Yes, Senator Bongrevilla. Yeah, kay General Domingo, sa mga nangyayari nito ngayon, ano, kasi ako, I'm sure sigurado may nagsisinungaling dito. Eh, talagang ubod ng sinungaling. At demonyo ang talaga itong ginagawa na to kung sino man kayo. No? Pero kung sino man matino sa inyo, yun ang kawawa eh. Diba? Meron sigurong ilan dito nagsasabi ng totoo. Pero ngayon, lumalabas, sinungaling kayo lahat. General Domingo, ano nakikita mo kung meron ka mang babaguhin sa report na sinabmit mo? Ano yung pwede mong baguhin para maliwanagan lahat? Yung katulad ng sinabi sa iyo ni Senator Bato. From your heart, alam mo, deep inside you, may malaki o higanteng demonyo na nasa likod nito. Meron ka bang lakas ng loob para sabihin ito? Go ahead, General. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Kung may babaguhin man ako sa report ko na nasubmit ko previously, ay yung isasama na itong involved talaga sa pilferage na nangyari bago ako dumating. Sino-sino yan? Andito po si Lieutenant Susongko. Nandiyan si Sergeant Ribosora at Tarata ng his team from IAPLD. Your Honors. Bali, sa IAPLD, I think anim na members ng IAPLD. Your Honors. Is it possible na baguhin pa rin yung report? Well, wala mang masama pag magsasabi ka ng totoo. Magsasabi ka ng totoo. Oh, nakamali ka. You know, yung cover-up, nagkamali ka, inamin ka. Mo. Siguro kung magkaroon ka man ng violation, lesser penalty, but sinabi mo yung totoo. Di ba? What is the penalty of perjury? That's a billable offense, di ba? Oh, bakit ka matakot ma-perjure? Kung nagsasabi ka naman ng totoo, kinukorek mo yung sarili mo for the sake of truth. Oh, sabihin mo yung totoo. Bakit ganun? Pero, again, hindi pa rin tapos dito. Kayong dalawa, Ribosora, Katarata, akala ninyo, nag-enjoy kayo doon sa pagkukulong doon sa baba dahil okay-okay lang sa inyo, kulong ko kayo. Pero naman, huwag niyo isipin na magsabi kayo ng totoo dahil takot kayong ma-cite in contempt. Ako'y nakiusap sa inyo. Magsabi kayo ng totoo bilang isang Pilipino. May mga anak rin kayo na pwedeng ma-biktima ng druga na ito kapag ayaw niyo sabihin ng totoo. Ngayon, nagkukumir up kayo. Klaro eh. Klaro kayo. Klarong-klaro, nagkukumir up kayo. Kayo ang source ng information. Ngayon, ayaw niyo yung sabihin kung kanino galing. Bakit matakot kayo kung magsabihin niyo galing kay Glenn Gonzalez yung information kung talagang galing sa kanya at ginamit kayo? IAPLD man kaya? Oh, sa inyo galing. Sabi ng boss niyo, Portera, sabi mo ang information galing sa kanilang dalawa. Your Honor, ang pagkakabanggit ko po kanina, sinasabi ni SOU-4A ng information po ay galing sa IAPLD, sa team ni Ribosora. Ang binabanggit naman po ni Ribosora, yung informant galing sa SOU-4A. Yun ang sinasabi niya, sir. Kaya yun din, sir, yung tinatanong ko sa kanila, bakit hindi kayo nagre-report, di kayo nagde-declare ng mga information na yan o ng mga asset ninyo dito sa opisina, yun, sir. Talagang nare-reinforce yung theory ng cover-up. Eh. Kayo-kayo nag-cover-up. And for that matter, pagsisisi kayo nito. Ayaw nyo palabasin ang katotohanan? Tingnan natin. Papasite in contempt ko kayo lahat ngayon. Kung... Mr. Chair. Bigyan ko kayo ng... Sige, go ahead, Senator Bongrevilla. Siguro, alam nyo, itong ginagawa natin, gusto natin iayos ang institution. Masyadong na-damage ang imahe ng PNP. Nasa kamay nyo ngayon yan.
ang ikalilinis nito. Pero kung talagang paninindigan nyo yung pagsisinungaling ninyo, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero siguradong hihimas kayo ng rehas. At kung sino man yung nasa likuran nito, eh, I'm sure by this time, eh, lumalabas na rin yung kulay niyan. No. Yeah, Mr. Chair. I would like to remind you, Ribusura and Katarata, that your contempt order is still in effect. Hindi pa namin yan nalip, yung contempt order nyo. Turn over ko lang kayo sa, kwan, sa custody ng PNP para masagot ninyo yung mga tanong doon sa investigasyon ng SITG. Pero still, adyan pa rin yung contempt order ninyo. Pag ngayon, magsinungaling pa rin kayo, double contempt na naman kayo. Alam nga naman, lalabas na lang yung isang tuniladang shabu na walang informant. Ulunan? Your Honor, based sa sinabi ni Susungko, sa IFLD nang galing yung informant. At mayroon text message din sa akin si Glenn Gonzalez, Your Honor. September 27, Sir, may trabaho po ang tropa. Pakimonitor na lang. So, kanilang galing ang informant dito, Your Honor. Mayroong information sa akin na binigay si Glenn na may trabaho ang tropa. So, tuloy-tuloy po yon hanggang mahuli nga noong October 8. So, napakalinaw naman dito. During first hearing din dito sa Senate, Your Honor, inadmit na rin nila na ang informant through Colonel Portera na IFLD, Your Honor, ang informant. Wala po kaming trabahong malaki, Your Honor. Wala po kaming ganong kalalaking trabaho. So, hindi po sa amin galing ang informant, Your Honor. Gonzales. Yes, Your Honor. Alam ko mayroon ka interest talaga ito sa kaso na ito eh. Dahil nandoon ka nga. Tumawag ka pa kay Ulunan na mag-usap sila ni Ibanez. May papel ka dito. Yes, Your Honor. Information ito galing sa'yo. Inamin mo nga kanina na ituloy-tuloy ninyo yung trabaho. Nag-usap kayo ni Domingo na sir, tuloy-tuloy mo yung trabaho mo na hindi pa natapos. So ibig sabihin, itong isang tunila ng sabo na ito, kasama pa ito sa unfinished business mo na itutuloy mong trabaho. Sir, tapos ngayon, di-deny mo na sa'yo nang galing yung information. Sir, yung information, sir, na yan, sir. That one, sir, hindi ko po alam, sir. Sir, nakapagbigay din po ako sa isang trabaho, sir. Pero hindi, sir, yung trabaho na yan, sir. Sir, ganito yan, sir. I was informed by Lieutenant Amiral, sir. Siya, sir, ang nag-inform sa akin, sir, na, sir, actually, sir, mayroon kaming mga Viber messages din, sir. Siya ang nag-inform sa akin, sir, na mayroon nga daw tinatrabaho, sir, sina Sergeant Ribusora, sir. Actually, sir, ang team leader nila, sir, is si Sergeant Mananghaya, sir, yung babae, sir. Siguro, sir, mas maganda. Sana si Mananghaya. Siya, sir, ang magsalita, sir. Mananghaya. Ngayon, sir, andito ka? Mananghaya at si Lieutenant Amiral, sir. Amiral, Lieutenant Amiral, sir, told me, sir, na nag-join nga, sir, yung team, sir, ni na Mananghaya, sir, yung supposed to be hawak, sir, ni Lieutenant Amiral, sir, kina Sergeant, kina Lieutenant Captain Susongko, sir. As I said, sir, hindi ko alam, sir, yung galit ni Captain Susongko sa akin, sir, dahil nirelieve ko siya, sir, nung time ko, sir, na SOU NCR po ako, sir. Nung nilipat ko po siya doon sa SOU 4A. Yun po, sir. Na-alarma lang ako, sir. Kaya ako nag-text kay Sir Olonan, sir. Nag-text po ako sa kanya, sir. Actually, sir, kompleto po ako, sir, sa records din, sir. Ang sinabi ko sa kanya, sir. Sir, okay lang po. Alam mo, babasahin ko na lang po, sir. Ang tingin ko sa inyo ngayon lahat, no? Kinig ka. Puro kayo walang bayag. Paprangkahin ko kayo. Puro kayo walang bayag umamin sa katotohanan. Ano ba yung sabihin na yung totoo kung kanino nagaling ang information na yan? Bakit? Yung source of information ba yan? Ikakamatay ninyo kung kayo magsabi? Sabihin niyo kung sino yung siga na yan na sindikato. At ako mismong atake niyan. Atakin ko kung sino yan. Kinatakutan ninyo.
Kaya ayaw nyo magsabi ngayon dahil takot kayo sa isang malaking sindikato. Sabihin ninyo, kami ni Senator Bongribilla, kami ni Senator Rubino Padilla, kami ang aatake niyan. Mga sibilya naman kami. Hindi kami makakasuhan ng IAS nito. Hindi kami makakasuhan ng Napulcom. Mga sibilyan kami. Kami ang aatake niyan. Sabihin ninyo kung sino yan. Masyado kayong walang bayag. Ayaw niyo sabihin ang totoo. Mananghaya, where is Mananghaya? Itong isa, sino ito? Lieutenant Amirol, Your Honor. Amirol. Tawag kay Gonzales na hindi naman siya kasama sa chain of command mo. Anong bang unit mo? IFLD, Your Honor. IFLD. Hindi naman siya sa IFLD assign. QCPD na siya assign. Bakit ka tumatawag sa kanya? Yes, Your Honor. Your Honor, pabulanan ko lang yung sinabi ni Colonel Gonzales. May arrangement po kasi si Colonel Gonzales at si Colonel Portera. Actually po, nag-report po ako kay General Domingo. Dali, arrangement, Colonel Gonzales at? Colonel Portera, Your Honor. Colonel Portera? Yes, Your Honor. Ano yung arrangement na yan? Yung arrangement, Your Honor, noong panahon pa po ni General Peralta, kami po yung mga tao ni Colonel Gonzales sa IFLD, sir, na naiwan niya nung pumunta na ho siya ng QCPD. So nakiusap po si General Peralta kay Colonel Gonzales na ituloy niya yung mga trabaho niya na naiwan sa IFLD. Kaya po, nagkaroon po ng arrangement na correcta po kami magre-report kay Colonel Gonzales. Si Colonel Portera po, sila na lang po dalawa ni Colonel Gonzales ang nag-uusap, Your Honor. So, yung trabaho na yon, itong shabo na ito, kasama pa ito sa trabaho ni Gonzales? Your Honor, hindi po, Your Honor, actually, Your Honor. Ibang informant po yan, Your Honor. Labas po yan sa informant ni Colonel Gonzales, Your Honor. Okay. Balikan kita, Mananghaya. What particular information binigay mo sa 4A para sila ay lumakad? Your Honor, hindi po ako yung nagbibigay na information sa kanya. Sila Ribusora po kasi sila po yung nagkakatawagan din po. So, Ribusora, anong particular information binigay mo sa 4A? Your Honor, may ang information po niyan, Your Honor, na may proliferation po ng drugs sa Maynila, na which is may trabaho na po sila Captain Susongko sa Maynila, Your Honor. In fact, may alpha na po sila para doon. Siguro, Your Honor, yung information na binibigay namin na build up nila ng maayos, Your Honor, kasi may casing kami. Information, will you be definite kung anong information sinir mo sa kanila para magtrabaho sila? Your Honor, kasi nung nasa Cavite kami while conducting casing surveillance, natigil po yung sinosurveillance namin kasi may huli nga po sa Pampanga. So yung Chinese na sa Cavite sa Pampanga, baka nag-join, magkakilala sila. So na-cut off po yung binabantayan namin doon, hindi po gumalaw. Pero yung information na sabi nung alpha namin, sir, ang sabi sa Maynila daw kukuha, which is nandun sila si Susongko, baka ito yun makayos sa inyo. Kaya sir, since nandun na siya, nakabuild up na siya ng location tsaka yung case build up nila, medyo malapit na sila, kaya nagkasa sila ng bypass operation, Your Honor. Yes, go ahead. Yes. Nakipag-coordinate ba kayo sa PDEA before the operation? Alam ba ng PDEA to? PDEA? Alam? Recorded. So, hindi ba sinabi ng PNP sa PDEA na may kung sino yung kanilang informant? Anong pangalan ng... State your name, please. I am the Director General of PDEA, sir. I am Moro Lasso. Okay. So, nakipag-coordinate po sila sa inyo? Yes, sir. They just apply for a pre-ops. Okay. It's a pre-operation. So, yun po yung proseso na yes. Every before the operation, right? Yes, Your Honor. So, ano po naging papel nyo nung inoperate na ito, nung pinasok na nila yung subject? No, sir. We
PIDEA just took note of the operations and we never participated in the conduct of the operations. So, but you're supposed to be part of the operation? No, no, Your Honor. Nakipag-coordinate sila sa inyo? Nag-coordinate lang? Yes, so, sinamahan nyo lang sila? Wala din? Sinabi lang sa inyo, in-inform lang kayo, that's it? The law requires that all drug operations should be reported or coordinated with PIDEA, Your Honor. Reported lang? Or coordinated? Yes, Your Honor. Not necessarily samahan ng... Na physically, ganon? Yes, Your Honor. Okay. So, alam ninyo. So, wala po silang binibigay sa inyo na kung sino yung nagbigay ng info sa kanila or anything? Only details of the report, Your Honor. Like it's a by-bust operation. It specifies a general area of the City of Manila. Those details only, Your Honor. So... Okay, Mr. Chair. Thank you, Senator Bong Revilla. Susungko. Ito yung pre-ops report ha, na pinirmahan mo at pinirmahan ni Colonel Ulunan. Summary of information. Information from confidential informant disclosed that AKA Mario, Filipino-Chinese, and cohorts are allegedly involved in selling and distribution of illegal drugs in Region 4A. In CR and nearby provinces. In this regard, this unit will conduct anti-illegal drug operation bye-bye against the above-named person and their cohorts. Firmado nyo ito, Susungko. Jonathan, ang team nito, Susungko, Bayeta, Bugarin, Gular, Calao, Carolino. Ngayon, during the previous hearing, sinabi mo ito ha, Susungko, na ikaw ang nag-handle ng informant during the operation. Sinabi mo ito, last hearing? Yes, Your Honor. Okay. So, sino yung informant na yon na in-handle mo? Sir, yung informant na yun is merely the information come from the IFLD, Your Honor. Informant, niloloko mo ako. Informant, itao yan eh. Tapos gawin mong information. Yes, Your Honor. Kasama po sa IFLD, yung informant, Your Honor. Sino yun? Sir, hindi po na yung pangalan, sir. Hindi naman po ako ang during that time, ako lang nag-handle, sir, Your Honor. During that particular... Nag-handle lang informant? Sabi yes, Your Honor. That particular information, Your Honor. That particular information? That particular operation, Your Honor. Yung po yung sabi ko the last time na... Oh, sabi mo, ikaw nga may nag-handle lang informant. During that particular information. During that particular yes, information? Operation, Your Honor. Oh, so kung hinandle mo, kailangan mo? No, sir. Informant nga po galing IFLD. Ako lang na po nag-handle. Kaya nga, kilala mo yung tao. Paano mo ma-handle kung hindi mo nakita? Tawag-tawag lang yung talaga yung information na inaano, sir. Tawag-tawag? Yes, Your Honor. So, sino yung tumatawag sa'yo? Sir? Sino tumatawag sa'yo? Yung informant nga po ng IFLD. Sino ang informant na yun? Hindi po... Bakulukuhin, ha? Babatuhin kita nitong microphone na ito, ha? No. Bakulukuhin. Sa totoo lang, sir, hindi ha? Talaga... Yung pangalan, sir, hindi naman kasi ka... Ano yung informant, sir? Ha? Yung informant, sir, based on the tawag lang, galito, magbibigay yan, galito, ganyan. Kung ngayon, kung... Pinatalon ka sa kumunoy ng informant na yun. Hindi mo kilala, tatalon ka lang rin. No, Your Honor. Huwag mo kulukuhin na hindi mo kilala yung informant. Sir, hindi ko po kilala talaga yung informant. Magkapatawa-tawa dyan. No, sir. Kitang-kita ka na ikaw nag-supervise doon sa pagnanakaw ng mga siyabo. Ha, nandoon ka. Kitang-kita ka sa CCTV. Ikaw, nandoon ka. Habang naghahakot yung katarata, yung ribusura ng siyabo, kinakarga sa sakyan, nandoon ka. Nakatayo ka, kinakita sa CCTV. Ngayon, may gal ka pa na patawa-tawa ka dito? Akala mo? I'm sorry, Your Honor. Sino yung informant na yun? Sir, hindi nga po talaga yung pangalan ng informant, sir. Wala naman po talaga akong maibigay, sir, dahil hindi ko naman po talaga kilala ang informant. Pero kausap mo? Yes, sir, kausap ko, sir.
Tawin mo, magtitiwala mo yung buhay ng operatives mo sa isang informant na hindi mo kilala? Sir, yung nagbigay ng informant, sino ako tiwala? Ha? Titiwala naman po ako. O sino ang nagbigay? IFLD, Your Honor. IFLD? Sino sa IFLD? Particular? Dati mo pa, no? Ha? Rebusura, Your Honor. Rebusura? Huwag ka patawa-tawa dyan, Rebusura. Akala mo ba ako, na-high blood ako dito? Your Honor, I'm sorry, Your Honor, pero yung information po, Your Honor, nire-reveal lang po kasi yung... I am not talking about the information. I'm talking about the informant. No, ikaw ang nagbigay ng informant ni... No, I have nothing to do with the informant, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kasi kung ka-informant, Your Honor, namin, amin na lang, Your Honor. Hindi po namin pwede ipagkatiwala sa iba yun, Your Honor. Who is telling the truth? Ikukulong ko na kayong lahat dito ngayon, eh. Your Honor, if you will see the records of the 4A, sir, the SOU 4A, wala naman po kaming trabahong malaki, sir. Kaya, with that information, imposible naman po manggaling sa amin, Your Honor. Nung kinukuha yung, ano, Mr. Chair, nung kinukuha yung, anong ginagawa mo, bakit ka nandun? Nung yung nawala yung mga shabu, yung sinasabi ni Senator Bato. Ay, hindi. Anong ginagawa mo dun? Hindi ko po. Oh, nakita ka rin sa video, eh. Hindi ko pa po nakikita yung video, Your Honor. Oh, hindi mo nakikita yung video? Ay, it's all over the... Wala naman po pang pinapakita sa akin, Your Honor. Nandun siya, Senator Bato? Andun. Kita-kita doon. Sino nga? Hindi mo nakikita. Eh, syempre, unang mong titingnan dyan, nandun ba ako? Kung ano ka? Di ba? Alam ka namang, nagpakasinungaling mo naman, oh. Huwag nyo naman kaming gawing gago dito. Sino ba yung sabi mo? Nandun ka nga. Eh, nandun ka eh. Diba? Sabi mo, you're doing your duty. Eh, ngayon, wala ka. Di mo alam kung ikaw yun. Nagago nyo kami eh. The mere fact na sinabi mo last hearing na ikaw may hawak na informant, can-afford ka na lokuhin mo ako na hindi mo kilalang informant? No, sir. Ha? Hindi ko po kayo niloloko, sir. Ha? Hindi ko po talaga kilala ang informant, sir. Ikaw may hawak, tapos hindi mo kilala? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Tapos naniniwala ka lang? Yes, sir. Kasi ang information, sir, ay galing nga po sa pinagkakatiwalaang tao. So paano mo nakuha yung number ng informant? Nagtatawagan man kaya kayo, paano mo nakuha ang number? Sir, binigay nga po ng ano. Sino nagbigay? IFLD, sir. Sino ang IFLD? Ni ano, sir. Ha? Ni Rebusura, Your Honor. Rebusura, ikaw nagbigay ng number ng informant? Hindi po totoo yun. Wala po akong informant, Your Honor, na binibigay sa kanila, Your Honor. I-contempt mo natin itong kwan? Susungko na ito? Ha? Para tayong ginagawa mo akong tanga. Hindi ka nahiya. Mga senador itong kausap mo, harap-harapan mo. Dati mo pang chi PNP. Tapos gaganunin mo lang. Hindi ka nahiyari po, Juan? Susungko? Sir, talagang ano, kung may masasabi ako sa inyo, sir, sinabi ko na. Pero wala po talaga, sir. Eh, sabi mo last hearing na hawak mo yung informant. Yes, sir. Oo. Hawak ko po yung informant. Pero ang ano is, puro tawag lang po. Kaya... Tawag? Paano ang hawak, puro tawag lang? Yes, sir. Kasi... Tapos may sinasabi mo, bigay ang number ni Rebusura. Kasi sir, ang trabaho naman po, hindi naman po ano eh. Hindi naman po talaga ano eh, sir eh. Nagkakaroon lang talaga ng ano sa information nagkaka ano, sir. Ba anong proof na ibigay mo sa akin na si Rebusura ang nagbigay ng number ng informant? Ano? Yeah, may number. Nag-send sa iyo si Rebusura ng number ng informant para makausap mo. Pakita mo sa akin yung no, yung sir, message na yan. Magkausap lang po kami ni Rebusura. Nagkausap kayo? Yes, sir. Ano? Paano niya binigay ang number?
through sir sa ano? Ha? Personal, sir. Verbal? Sir, yes, sir, yung number na informant? Binigay sa'yo? Yes, Your Honor. Ribusura? Hindi po totoo yun, Your Honor. Hindi pa nalip yung content mo, ha? Maya-maya, paiyak-iyak ka na naman doon sa baba. Ha? Paiyak-iyak ka na naman sa baba pag ibalik kita sa kulungan doon. Diba, Mr. Chair, pag may mga ganitong kalaking operations, katulad niya nakakuha o isang toneladang shabu, may reward yan. Diba? May reward. So, kanino napunta yung reward? Hindi ko po alam, Your Honor. Miski sa akin, natanong din yan, Your Honor eh. Wala rin ako masagot dahil hindi naman po ako personally. So, kung General Domingo, meron bang reward? Yes, sir. The former chief PNP had assured me that what? Has assured me, sir. Okay. That assured we'll you. We will be giving reward for informants who will give us accomplishments. But in this particular case, sir, it was full of controversies. So, hindi na po tayo, sir, hindi na nagbigay ng reward. Yes, sir. Yeah, Senator Bong. Yes. May sinabi ka kanina na pumunta doon si Gonzales para mag-claim ng reward ng kanyang informant. Yes, sir. Totoo 'yun. Siya po, 'yun po ang sagot niya sa akin, sir. Kaya nandoon siya ay paano nga? Sige nga, sabihin mo nga. Sinita ko, sir, bakit nandoon siya sa crime scene na hindi naman tinanong mo? Yes, sir. Bakit nandoon siya? Yes, sir. Ano sabi niya? Ang sagot po niya is, sir, yung monetary reward ibigay natin sa ating mga informants. Oh, informant mo pala, Gonzales. Kiniklaim mo yung monetary reward. Totoo po, sir, na sinabi ko po, sir, kay Gerald Domingo, sir, na nag-request po ko, sir, ng monetary reward, sir. Kasi, sir, nung that time, sir, nung umalis muna ako saglit, sir, nung nag-uusap-usap nga sila, sir, na pakakawalan si Mayo, sir. Kinausap ko sila, sir. Actually, sir, mayroon akong picture kung sino yung mga andon. Ngayon, sir, nagsabi po si Sergeant Mananghaya at saka si Sergeant Ribosora, sir, paano naman po yung para sa Alpha? Yun po, sir. Kaya sabi ko, sige, actually, sir, andon po yun, sir, sa concert sa affidavit ko, sir. Ang sige, Colonel, sila sa sige ko sa pinabit mo. Senator Bong, ha? Yes, sir, yes, sir. Sige ko sa pinabit mo yung totoo, sabihin yes, ko. Yes, sir, andun din po so, sa pinabit ko. So, inaamin mo ngayon na pumunti, yes, sir. Pinumprunta ka ni General Domingo, bakit andito ka? At sabi mo, sir, andito doon ka para maibigay yung monetary reward sa informant mo. Sir, hindi po niya ako kinumpronta, sir. Ang ganito pong nangyari, sir. Sir, anong kinausap ko po sila, sir? Sabi po nila, sir, paano naman, sir, yung reward para sa Alpha? O sige, kasi nakapagbigay naman na dati ng reward si Sir Domingo, sabi ko, sasabihin ko sa kanya yung request ninyo. O yun nga, yes, sinabihan mo siya na about yes, the sir. Reward? Yes, sir. Ikaw, dubulto ka eh. Deny mo, tapos ngayon, kinausap mo pala si Domingo about the reward. Yes, nag-request pero, sila. Sila, sir, ang nag-request, sir, pero hindi ko alam, sir, kung sinong Alpha yun, sir. Kumbaga, sir, naging kwan lang ako, sir. Mananghaya! Naging emisaryo lang ako, sir. Sinong Alpha yun? Harap mo lang si Gonzales. Sinong Alpha? Sir, tungkol naman sa Alpha, sir, sa totoo lang, sir, hindi ko kilala po yung Alpha. Ang kinuha namin kay Sir Gonzales noon, kasi pag tuwing may trabaho, sir, may nagbibigay talaga po ng reward. Okay, sige, klaruhin natin ito. Wala kayong Alpha, gusto ninyo pirahin yung monetary reward. That's clear. Simple. Sige. Sabihin mo. Walang masama kung sabihin ang totoo. Your Honor, hindi po. Oh, kung hindi, para kanino mapunta ang pera na hinihingi mo kay Gonzales? Hindi po ako nang hihingi ng pera, Your Honor, kay Sir Glenn Gonzales. Sabi ni Kenel Gonzales na ikaw daw na mamaloob sa kanya about the monetary reward ng Alpha niyo. Sir, paano yung Alpha namin? Sinabi mo daw. Hindi po ganun, Your Honor, ang pagkakasabi ko, sir. Ano ang pagkasabi mo? Ang sinasabi po namin, sir, may monetary reward yan.
Okay. Pero hindi po namin sinabi, sir, na para sa ALPA. Wala po kaming sinabi, wala po akong sinabi na para sa ALPA yun. Ang sinasabi ko lang po, may monetary reward. Oh, so yun nga, para sa inyo. Kasi wala ka man kayang ALPA na mamaloob ka sa kanya ng monetary reward. Ibig sabihin, gusto nyo i-claim yung monetary reward. Wala kayong ALPA, gusto nyo, so kayo mag-sharing ng pera na yon, yung monetary reward na yon. Maggagawa kayo ng invisible na ALPA para makaklaim lang ng monetary reward. Prangkahan tayo dito. Ganito ko, nandito na tayo ngayon, prangkahin natin. Kasi, Your Honor, hindi ko po kilala ALPA. Kung may monetary reward po, kasi po sa amin, kami mga operatiba po, kung may monetary reward, ito po yung ginagamit namin para sa trabaho, sir. O, yun na nga, yung monetary reward para sa inyo, sa trabaho ninyo. So, yan ang ibig mong sabihin. Yes, Your Honor. Yun kasi, ang pagkasabi mo kay Gonzales. Yes, Your Honor. Kasi po, lahat po sa amin po nang gagaling, wala pong binibigay ang opisina para panggastos po namin. Kumbaga, lahat ng gastos po sa amin po. So, sino ngayon yung kausap ni Ulunan na informant through cellphone daw, tawag-tawag, na galing sa inyo? Yung sinasabi po ni Sir Jojo, totoo po yun. Kasi ang yung ALPA po, ang nagbigay lang, hindi po kasi ako kausap eh, ang nagbigay lang po ng description na may sasakyan po, na merong ganitong bibigyan sa Maynila. So yung... Sino yun? Hindi po kasi ako yung ano lang kausap eh, na dinig ko lang din po sa kanila po. So, kila Rebusora. So binigay lang po ko ano yung sasakyan. Oh, Rebusora, nilalaglag ka na ng team leader mo. Na sa inyo nagaling... Actually, Your Honor, ang casing surveillance namin is Cavite, Your Honor. Ngayon, since ang sabi sa information, Your Honor, na hindi daw magbibigay yung Cavite kasi nahuli nga sa Pampanga, tumigil, Your Honor, ang sabi, sir, may nagbibigay sa Manila. Pero sir, ganito ang magbibigay niya, ganitong sasakyan. Yan lang din po yung binibigay namin sa information sa ano, SOU for Your Honor, to come up na mabuo yung kwento nila. Since meron na rin silang kinikasing niyan, Your Honor, so baka dagdag information na lang. Pero hindi talaga tatos niyang may hawak. From your end, wala kang informant. Wala po, Your Honor. Di ba ako? Yung sariling lakad lang ninyo yon. So, pabiti ka pa, Your Honor. Ni Susongko na may informant na tumatawag sa kanya through cellphone, na ikaw nagbigay ng number. Wala po akong binigay, Your Honor. Wala po akong informant, Your Honor. So, ikaw nagsinungaling, Susongko? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Akin na yung number ng kwan? Number ng informant mo? Akin na? Yung tatawagan mo? Your Honor, wala na po yung cellphone ko na gamit ko. Katawa-tawa? Akala mo walang senador na pwedeng manuntok dito? Ha? No, Your Honor. Sabi mo, tinatawagan mo, tapos ngayon wala kang number. Your Honor, yung cellphone po na ginagamit sa, ano, is hindi naman... Ha? Eto, yung cellphone na ginagamit sa trabaho, Your Honor, hindi naman ito yung ginagamit. Wala na, Your Honor. Senator Rubino Padilla, will you please... move for the citing contempt of Lieutenant Susongko. Sobra na itong paluloko ginagawa sa atin ito. Naubos ang oras natin dito. Mahal na tagapangulo, sinusundan ko po ang inyong hakbang upang i-contempt ang ating bisita. There is a motion to cite in contempt. Lieutenant Jonathan o Captain Jonathan Susongko. Is there any objection? Hearing none. Lieutenant Susongko is hereby cited in contempt. Sergeant at Arms, you take physical custody of police Captain Susongko. Sobrang magsinungaling ito. Tinatawagan mo tapos wala kang number? Ano ba? Ganun ka na lang mangloko sa committee na ito? Dalhin sa baba. Permission to leave, Your Honor. Go ahead. Pakainin nyo yan, ha? Huwag nyong gutumin yan.